alam niyo po, tuwing pumupunta ako sa ibang bansa, ang pinakadami-miss ko ay ang pagkaing Pilipino. At ang lutong Pinoy rin ang hinahanap-hanap ng maraming Pilipinong naninirahan sa ibang bansa. Kaya naman, may ilang mga restaurant na ito na ang inaalok. Siyempre, mga Pilipino ang nagpasimula nito. Tikman po natin ang ilang putahing Pinoy sa Hong Kong at Macau. Sa Macau, China, matatagpuan ang kahabaan ng Rua de Alfandega. Aakalain mong kalye ito sa Maynila dahil napaliligiran ng mga tindahang pag-aari ng mga Pilipino. Sabi nila, ito daw Rua de Alfandega, ang kiyapo ng Macau. Kiyapong-kiyapo nga talaga kasi maraming mga Filipino stores dito. Ito, toto, tingnan mo to. Ano ang pangalan nito? Anak, Philippine Bread. Pinoy na Pinoy na naman. Oh, mukhang may karinderya dito. Teka, tingnan natin. Today's menu. Dito sa Calle Alfandega, makikita rin ang maliliit na karinderyang paborito raw kainan ng mga taga-Macau. Ayos. Okay. Para ka rin nasa Pilipinas. Dito kaya ako kumain. Sarap nito ah. Uy, may Adidas pa oh. Hi, hello po. Kumusta po? Ako, Pilipino na kayo, di ba? Pilipino ako. Oo, imposible hindi kayo Pilipino kasi may pinakbit kayo eh. Pilipino lang ang marunong nun. Anong pangalan niyo, sir? Ako po si Ricky Asuncion. Ricky Asuncion. Ako po si Cara David. Nice. Kumusta po? Mukhang Pinoy na Pinoy ah. Pinoy na Pinoy po. Si Ricky Asuncion ang may-ari ng Sari Manok Restaurant. Ang patok na putahe at paborito raw orderin ng mga taga-Macau, lechon manok. Eh bakit naman lechon manok ang naisip mo? Eh wala po sa Macau eh. Sa Macau. Uh-oh. At saka sabi ng mga kakilala kong Chinese, mga taga dito sa Macau, bakit wala kang pagkain Pilipino? Wala kaming nakikitang pagkain Pinoy dito sa Macau. Sabi ko, malapit na. Malapit na magkataon, sabi ko. Kaya yun, hindi nila alam na ako pala yung tatayo ng ano. So yun. Dating restaurant manager sa Macau si Ricky, hanggang sa nakaipon at nagsisisyon magtayo ng sariling negosyo. Hindi mo lang alam, lalo na yung sa gin machine, hindi ko alam yung paano gawin. So, ang ginawa ko, sabi yung mga tao, umabot ako na halos isang buwan para mag-uwi yung machine na yan. So, ako ng Diyos na buo naman, so, gawa na rin ng pagkakanin namin, okay naman, nasagot naman lahat. So, okay. Doon nagsimula ng isang buwan. Nang matikman ng mga taga rito ang kakaibang sarap ng kanyang lechon manok, doon na nagsimula ang paglago ng kanyang negosyo. Ang kakaiba dun sa lechon manok ni Ricky, meron itong kahit papano Chinese taste. Kasi yung sauce na ginagawa niya, sauce ng Pilipino, yung the usual sauce natin para sa lechon manok, na hinaluan ng ingredients ng Chinese. Kaya naman, hindi lang mga Pilipino yung customer ni Ricky, may mga customer din siya na Chinese. So Ricky, hindi dapat ikahiya ang pagkain Pilipino? Ay, hindi po. Dapat maging proud tayo na may pagkain tayo sa sarili. Hindi po kinaya. Kailangan ipagmalaki ito. Oo. Alam mo Ricky, hindi ako papayag na mga Chinese lang ang makakatikim na lechon manok. Dapat yung mga Pilipino katulad ko makatikim din na lechon manok. Katitikim kita. Yan ang the best na narinig ko ngayong gabing to. Let's go! Kaya na tayo! Okay. Ang sarap! The best to! Anong mensahe mo sa mga Pilipino na gusto rin magnegosyo katulad mo? Abay, good luck! Lahat po tayo ay may malaya na maghanap buhay. Uh-huh. So, kung sa mga kababayan ko po, kung gusto nyo maghanap buhay, huwag po tayong maniwala sa swerte. Uh-huh. Maniwala po tayo sa sipag at tiyaga. Uh-huh. Kahit matagumpay na ang negosyo ni Ricky sa Macau, plano pa rin niyang bumalik ng Pilipinas para dito palawakin ang kanyang negosyo. Babalik po ako sa Pilipinas at magkakaroon po tayo ng ganito, Sari Manok. Magkakaroon din. Kailan yan mangyayari? Ang ano ko po, ang tinatapit namin, 2 years from now. Sa Hong Kong, nakilala ko ang isa pang Pilipino na gaya ni Ricky na nakapagsimula rin ng sariling negosyo. Pero hindi lang isa, kundi dalawang restaurant na ang naipatayo niya doon mismo sa Hong Kong. Sa pagpunta
ako ng Hong Kong, nakilala ko ang isang Pilipino na kung dati ay namamasukan lang sa dayuhang amo, ngayon, nagpapatakbo na ng sarili niyang negosyo. Saan ba merong pananghaliang masarap dito? Kanino po? Kay Mang Ambo dito. Mang Ambo! Filipino food! May halo-halo? Bukang bibig ng mga kababayan natin dito ang pangalang Mang Ambo. Puntahan ni Mang Ambo. Mang Ambo! I'm so happy to meet you. Ako po si Cara David. At parang turun po ata to. Ako po rito ko to. Andiyan pa rin. Natutuwa kayo ba sa nakakita ng Pilipino? Si Ramaliel Suabas ay mas kilala sa tawag ng Mang Ambo na siya rin pangalan ng sarili niyang restaurant dito sa Hong Kong. Ah, bakit naman naisipan ninyo na gumawa ng karinderya dito sa worldwide? Kasi naunan ba itong kulitong kung ang dami talagang Pilipino? Oo. Which is, minsan namustain na nila kung saan-saan lang sa park. Kaya nag-isip ako, nakita ko ng pwesto, nagbuhat nyo rin ako. Ano ang bestseller ninyo? Adobo, dinuguan. Adobo, tsaka dinuguan at kaldereta. Tapos for dessert, halo-halo. Nagulat ako nung nakita ko yung pwesto. Kasi hindi siya talaga masasabi mong restaurant eh. Karinderya siya talaga, na parang pag nandun ka, parang hindi mo iisipin nasa ibang bansa ka, isipin mo nasa Pilipinas ka. Yung style talaga ng karinderya, yung turo-turo. Eh magkano naman ang mga putahin natin? Baka naman tinatagaan nyo yung mga kababayan natin. Noong umpisa, nag-umpisa kami sa $20 per lunch box. Ngayon, 22 na, dalawang ulam. Dalawang ulam na yun? $20? Magkano yun in pesos? Times 6 po, 120. Okay na, dalawang ulam pa yun. Yung pagkain, sa itsura pa lang niya, alam mo nang masarap. Kasi ito yung mga pinananabikan nating pagkain kung kunyari nandun ka sa ibang bansa. Pero makakakita ka ng dinuguan, makakita ka ng sinigang, kaldereta, bopis, kung ano-ano makikita mo doon, talagang matatakam ka talaga. Siyempre, masarap dito kay Mang Ambo dahil dito sa worldwide, isa lang ang pinakamasarap na kaya kay Mang Ambo dahil kinakantahan niya ang mga pagkain ni Mang Ambo. Yan ang sikreto. Hindi nakala ni Mang Ambo na tatagal ng 12 taon ang restaurant na dati lang niyang pinapangarap. Katunayan, nakapagpatayo na siya ng isa pang branch sa Wan Chai area ng Hong Kong. Pero hindi naging madali ang pag-asenso ni Mang Ambo. Bago nakapag-negosyo, pinasok niya ang iba't ibang trabaho sa Hong Kong, gaya ng pagiging bellboy sa hotel at doorman sa kusina. Pero dahil kulang ang kinikita, isinugal ni Mang Ambo ang kaunti niyang naipon para magtayo ng maliit na restaurant. Ano ang mas malaking kita? Yung doorman, bellman sa kitchen, sa hotel? Or yung meron kang tindahan ni Mang Ambo? Itong tindahan medyo ano, kaya lang medyo na presyo, napagod. Oo, pero? Pero andito din. Pero mas masaya? Akin ang era, akin lahat. Oo, at marami kang nakikita ang Pilipino. Apa. Malaki ang pasasalamat ni Mang Ambo dahil nasuklian daw ng tagumpay ang lahat ng kanyang sakripisyo at paghihirap. Kapiling na rin niya ngayon sa Hong Kong ang kanyang buong pamilya. Naninirahan na sa Hong Kong, hindi nalilimutan ni Mang Ambo tumulong sa mga naiwan niyang kamag-anak dito sa Pilipinas. Ito po ang pansitira ni Mang Ambo dito sa Tayabas, Quezon, pansitira in Pulutan. Siya ang nagsimula nito 8 years ago. Tuloy po kayo. Malaking tulong sa akin si Mang Ambo kasi siya nagsabi sa akin na magpansitan kami dito sa Tayabas. Siya tumulong sa akin ng kapital pagpapatayo nito. Ambo, maraming salamat sa tulong na naibigay mo sa akin simulat sa pool. Napakabait mo sa akin. Marunong ka sa akin sa mga anak ko. Napakabait mo. Marami ka na itulong sa akin. Napaka-ibig mong tao, talagang pagpapalain ka palalo ng Diyos. May pagmamalaki ang mga Pilipinong gaya ni Ricky at Mang Ambo na naglakas loob gumawa ng sariling pangalan sa dayuhang bansa.
At sa kabila ng kanilang pag-asenso, isang bagay ang hindi nila kinalimutan, na sila ay mga Pilipino saan man at anuman ang kanilang marating. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin sa OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA, Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David para sa OFW Diaries. Iloilo, Mina. Kamusta po kayo dyan? Kami na yan sa Hong Kong. 30th anniversary ng Legion of Mary, yung ang presidium namin. Salamat po. Hello po, si Nani po. Kamusta kayo dyan sa Jensen po. Yung nanay ko, yung tatay ko.